ano ako, pag tumawa ako, mahulog ako din sa... Yun yung ano natin, beginning na clip natin. Hello! And welcome sa inyo na isa na namang video dito sa ating channel. Yes. And for today, ang pag-uusapan natin ay ang skills na kailangan mo bago ka maging isang entrepreneur. Oo. Tama ba yung pagkasabi ko? Yes. Entrepreneur. Entrepreneur. Yung mga, ano, no? Mga may accent, yun talaga. Entrepreneur. Yun yung pronunciation. Parang di base, boss. Mga ganun, di ba? Oo nga, no? Boss. Boss. Yung mas social ang pronunciation. Oo. Ayan. So, ang premise dito ay isa kang empleyado, empleyado na nag-iisip na magsimula ng negosyo. Mm-hmm. Siyempre, aside from the business itself, mm-hmm, kailangan meron kang mga skills, mm-hmm, na pag-aralan para mas mataas yung chance mo na maging successful when you transition from being an employee, mm-hmm, to an entrepreneur. Or at the very least, when you start the business, equip ka ng mga skills na kailangan mo para maging successful. Kasi pag empleyado ka, plug and play ka lang. Di ba? Ito trabaho mo, ito job description mo, itong key result or key, ano yun, KPIs mo, di ba? That you have to deliver. That's it, di ba? Tas konting chika-chika sa mga office mates. But being an entrepreneur really is a different thing altogether. Hindi ka lang, kumbaga, kung nasa accounting ka, empleyado ka, accounting ka lang. Pag entrepreneur ka, hindi ka lang accountant. Ikaw, kumbaga, ikaw yung buong business. Mm-hmm. Ikaw yung presidente, ikaw yung accountant, ikaw yung HR. Ikaw yung messenger. Ikaw yung messenger, di ba? Ikaw yung logistics. Ikaw yung admin. Ikaw yung runner. So, yun, yung mga ganong bagay. Kasi pag empleyado ka, if you want to earn more, kailangan mong mag-develop ng expertise mo on the particular job that you're doing. Specialization. Yes, no? Yes. But as an entrepreneur, kailangan alam mo lahat. Hmm. Kasi, so kumbaga, from specialist, dapat generalist ka. Oo, kasi, oo. It will be hard for you to hire people to do those jobs kung ikaw mismo, hindi mo alam ano ba yung demands na kailangan for that job. Mm-hmm. Diba? Hindi naman sinasabi natin na dapat mag 4-year course ka sa accounting, dapat mag 4-year course ka sa psychology, parang HR. I mean, at least, you know, parang you have a feel of broad strokes, di ba? Na hindi ka naman malaloka ng tao mo. Which brings us to the first skill, I would say, na kailangan meron kang growth mindset, no? Marami kang pag-aaralan. Ano ba yung growth mindset na yan? Actually, it's a byword, it's a buzzword, pero not a lot of people really would know that. Ano ba yung growth mindset na yan? So, in contrast dun sa fixed mindset, yun yung opposite niya. Pag fixed mindset, ang thinking mo dyan is, ito na yung alam ko eh. Matanda na ako, hindi ko na kaya pag-aralan yan. Ito lang yung pinag-aralan ko nung college eh. So, ito lang yung alam ko. Ito na ako. Ito na ako. Nakakahon, parang gano'n. Pag growth mindset, parang, kaya ko pang pag-aralan to. Kaya ko pang mag-aral ng mga bagong skills. Curious ka sa mga bagay-bagay. Uy, bago yun na. Hindi ko alam yun na. Paano yun, di ba? Parang you don't stop at where you are. Oo. So, kumbaga, open-minded ka. Yan pa sa business. Open-minded ka ba? But, yung growth mindset, very important yan when you're going to entrepreneurship. Kasi marami kang pag-aaralan. Marami kang kailangan pag-aralan. Akala mo yung pinaka-negosyo lang. But yung mga administrative work, kailangan pag-aralan mo yan. And accounting. Yeah, yung mga accounting part ng business. Record keeping. Yung mga nitty-gritty na yan. Yan lang important. Actually, meron akong kilala na nag-start siya ng soap making business. Ang alam niya, yung technical part ng soap making. Pero nung nagsimula na siya magbenta and all, sabi niya, litong-lito daw siya dun sa tax, yung pagbabayad ng taxes, yung administrative work, no? Tapos, hindi niya in-expect na ganun pala kahirap mag-keep ng ledger and all. Kasi, syempre, nagsisimula pa lang siya, wala pa siya bookkeeper or accountant na pwedeng i-hire. So, siya mismo yung nagme-maintain yung libro niya. Tapos, yun nga, yung delivery and all, hindi logistics. Niya naisip. Yung logistics. So,
kailangan niya pag-aralan, but buti na lang meron siyang growth mindset. So na-challenge siya instead of ma-overwhelm or ma-discourage na ako, kailangan ko palang pag-aralan. So mas na-excite pa siya kasi meron siyang bagong pinag-aaralan. And I think that's part of having a growth mindset. I think dagdag ko sa growth mindset, yung tibay ng loob. Definitely, kailangan. Yung tibay ng loob. Ano, tibay ng bituka. Dapat yung bituka mo talagang, ano to, made of steel. You know, kasi talagang may mga ups and downs yan. Malulugi ka, makakailang, you know, pwede kang startup or business. Grit. No, grit. Oo, yung talagang tibay ng loob. Kasi kung wala yun, wala. Wala mangyayari. So I think with the growth mindset, no, na parang kaya ko to, pero kaya ko, tapos ilang beses ka na nag-fail, yung tibay ng loob, I think, importante yan of mag-start ka na mag-entrepreneur. Kasi marami dyan, ha? Even your loved ones would dissuade you. Oo, mga sila yung number one critic mo, eh. Oo, mga Negatron. Negatron, Negastar, ano pa ba? Oh, yun, and dyan nakakatulong, madalas ini-ignore, eh. Yung meron kang mission and vision for your business. Kasi, sometimes, doon ka kukuha ng lakas ng loob, eh, to continue. If you know why you're doing this, so kailangan alam mo yung ano ba? Know your why. Know your why, no? Alam mo yung higher level na reason why you are starting this business. Parang ano, no, sa mga marino, 'di ba? Parang tinatawag nilang North Star. North Star. Know your North Star. Diba? Na hindi ka lang nagbebenta ng damit or t-shirt, pero hindi lang din para kumita ng pera, pero para sa'yo, kasi naniniwala ka na importante yung expressing your individualism, showing your personality through your clothes, and you want to share that sa mga tao. So, yun yung ano mo, eh, yun yung ang diving mo. Yung is, ano, purpose or dharma. Yun. Dharma. So, pag nagbebenta ka ng t-shirt, tapos nahihirapan ka, isipin mo na, eh, paano na lang yung magusto kong tulungan na maging expressive with their individuality? Alam ko may mga tao na hindi masalita. So, hindi nila maipakita yung personality nila. Sa damit na lang nila, ipapakita. So, gusto kong tulungan yung mga taong yun, di ba? Or even yung may mga grupo ng tao, magkakaibigan, na they're so proud of their hobbies, they want to have a shirt na that can express it, diba? Parang may mga club shirt sila, culture, subculture, ganyan. So gusto ko silang tulungan na mga Pokemon, mga Pokemon, ano, ay actually Pokemon gamers, di ba? Dami yan, diba? As a Pokemon trainer, yeah, I can relate na I'm proud of that hobby, I'm proud of belonging to that community, so I can express that indirectly by wearing Pokemon shirts, di ba? Identity. Identity. So, alam mo yun, kung yun yung iniisip mong purpose of putting up that business. Kahit anong Negatron at Negastar. Yes. And also, pag dumadating yung time na nahihirapan yung business, di ba, it can be a North Star. It can be your motivation or inspiration to continue. So having that grit and that courage. I think importante din, no, having that, yung mga tinatawag na technical skills din. Like for example, dapat accounting skill, marunong ka. Pag-aaralan mo yan. Negotiating, negotiation skills. Pag-aaralan mo yan. Sa accounting, tipong debit, credit, di ba? Dapat malaman mo yun. Paano mag-entrada sa libro, paano gumawa ng finance. Hindi naman paano gumawa, pero, you know, para you understand the asset, basic liability, paano pumapasok ang pera, paano nare-record, para at least, hindi ka naloloko ng tao mo. Kasi baka mamaya, kinukupitan ka na ng tao mo, hindi mo alam, tinatago yan, sinasalansan, you know. So, that would help you as well. Yung mga, saka may mga nag-offer niyan, mga basic accounting course, sa mga institutes, mga even big universities, meron silang gaya, mga basic accounting course for entrepreneurs. Ayun. Kasama dyan, I think, yung sales and marketing, no? Kailangan marunong ka ng mga copywriting, sales, mga negotiation skills. Kailangan yan. Kasi you deal with suppliers, with counterparties, with clients, di ba? Tatawad yung kliyente. O kung di mo alam yung pinakasagad mong ano, sagad mong presyo, wala, malulugi ka. Di ba? Ayun, kailangan mo rin yun. And I think, kailangan din yung people skills. Importante. Ah, yes. Oo, definitely. Okay. Number one, na sakit ng ulo ng business talaga, is tao. Tao. I mean, hindi problema yung business. Yun talaga. So, you know how to manage people, different personalities.
hiring the right people. Okay, may nakwento sa akin, nakalunch ko lang kahapon, di nag-invest sa isang business. Okay, parang recreational park na ganyan, okay, na gano'n na business. Ngayon, invest siya, parang 40-60% thereabouts. Tapos, yung foreigner, di ganyan. Tapos, yung foreigner mo, girlfriend. Okay. Pinay. Okay. Tapos, di nag-invest siya. Tapos, yung Pinay, pinasok lahat ng kamag-anak. Oh! Sa admin, syempre, di ka, you know, maski ikaw yung investor, di ka makapo, di ka makadiskarte, di ka makaporma. So, at tip ko lang sa inyo, no, kapag may business kayo, ewan ko lang ha, hindi. Okay. Mortal ano, hindi naman mortal enemy, pero parang number one no-no talaga. As much as possible. Nepotism. Huwag mag-hire ng kamag-anak. You know, mag-aaway kayo dyan, pagmumula ng away, and hindi mapoprofessionalize yung business. Mm-hmm. Ayun. Yan. Siguro ang lasa lang is organizational skills. Which would cover yung marunong ka ng, aside from people management, time management, no? So, organization of your time and schedule and organizing yung tao. Kasi especially if you're transitioning from being an employee to becoming an entrepreneur, sobrang busy yan eh. So, syempre, you're juggling yung career mo. You cannot just immediately resign eh. Kasi ang tip natin, bago ka mag-resign para maging full-time sa negosyo mo, dapat tumatakbo na yung negosyo. Mga ilang buwang, ilang dapat makover niya yung salary, gano'n? Actually, not necessarily a certain number of months eh. Para sa akin, yung business is already consistent dun sa kinikita niya. Maganda kung yung kinikita mo dun sa business is already equal dun sa... Parang kung ito yung employer mo, parang, you know, employment pantay mo, na siya. Gumagano na. Oo. Diba? Oo. But ang ginawa ko kasi noon, I imagine myself na pag nag-resign ako, ito yung magiging lifestyle ko, ito yung magiging cost ko. Kaya ba siyang i-cover nung business? Kasi definitely when you resign from work, mababa yung cost of living mo eh. Kasi hindi ka na... Wala ka ng parking. Hindi ka na malabas. Ganyan, so, toll gas. Kung yung business mo is already consistent with its income, na kaya niya i-cover yung magiging cost of living mo when you resign from your job, then definitely, it's a good sign to work. To resign your work, from your work. But, yung ang point doon is, you have to know how to manage your time, to organize your schedule. Yes. Para, you can grow your business while you still keep your job. Because you're preparing for that eventual point na mag-resign ka na sa trabaho mo kasi gusto mo nang maging full-time dun sa business. So, yung part na yon, yung phase ng life na yon, sobrang busy. And in my case, it was 2 years na walang, quote-unquote, walang social life, no? Which means, wala akong out-of-town na bakasyon, etc. Usually, business bonus. What do you mean Christmas bonus? Walang Christmas bonus. Kasi nagta-transition ka eh. Ay, hindi, meron. Kasi may trabaho pa rin ako. Kasi may trabaho ka nga pa. Oo. But on a personal level, hindi ako nag-out of town. Instead of lumabas with my office mates after work, I go straight to my business. May sacrifice. May sacrifice. For me, that was 2 years. Pero yun nga, after 2 years, na-realize ko na, very stable na yung business ko, I can definitely resign. So, nag-resign na ako, and then, dun ulit nag-change yung aking schedule. Para siyang ano, no? Nagkaroon ako ng free time na, no? Parang one step, yung tinatawag na one step backward, two steps forward. Yes, yes, tama, tama, no? Konting so, hirap, para sa mas malaki at mas maraming sarap. Yes, oo. Kasi, after that, nagkaroon ako ng free time na mag-travel. Diba? Doon ako nagsimula. Pokemon ka na lang dyan. Hindi, doon ako nagsimula actually na mag-umattend ng mga festivals all around the Philippines. Eh. Yung time when I resigned, siguro give it another year. And yung dalawang taon ko na pag wala, quote-unquote, again, no, walang social life, nakaipon ako. So, nung nag-resign ako, kaya na nung business i-sustain yung cost of living ko as unemployed
person. Mm-hmm. But also, I was able to save enough money to go and travel around the Philippines for around 3 or 4 years and attend all the festivals. So, isa yan sa mga naging... Bawi yung 2 years na ano? Na, oo. 3 years ka pa nag-travel. Isa rin yan sa mga naging reason kung ba't ako nagkaroon bigla ng passion sa traveling. Ang sarap pala mag-travel, etc. Definitely. Yeah. So, yun mga ka-Arky, lalo na sa mga... Lumahal na pag-usapan natin. Oo, dami kasi eh, di ba? So, again mga ka-Arky, if you like this video, please give it a thumbs up. Please do share our videos. Pakitag yung mga kaibigan ninyo na gustong, you know, thinking na nag-transition towards entrepreneur, ganyan, or kung meron kayong kamag-anak na gusto yung palakasin yung loob, ayan, tag nyo yan, share our video, and please, ano pa ba, yung notification bell, click nyo rin para alam nyo na kung kailan mga up yung video namin, and please subscribe to our YouTube channel. Alright, so, I hope marami kayo natutunan, and magkita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Alright, bye-bye!